Tomai o comandante. Sala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos sa mga may pagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyo lahat. At sumainyo. Sa Ebanghelyo pinupuri ng tiwaling katiwala, hindi dahil sa kanyang pagkisinungaling, kundi sa kanyang katalinuhan, umanap ng paraan. Ganito ang inika ng ating Panginoon, ang mga makasanlibutan ay mahusay gumawa ng paraan. Hindi ba kayong mga anak ng liwanag ay dapat din na maging kasing husay nila? Kung ilikas tayong matalino ukol sa mga bagay na makasanlibutan, hindi kaya lalong kailangan na higit tayong matalino o handa ukol sa pagkamit ng walang hanggang buhay sa langit. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan tayo maging marapat kumanap sa kanilang pagkaliwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lupa akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya ay sinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Thank you.
ipinagdamo ang lahat ng mga utos mo ay mauwi sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa-tao. Ipagalawang sa pagtalima namin sa mga ito, kami ay pagindapatin mong sumapit sa buhay na walang katapusan. Sa pamagitan ni Yesu Cristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos. Pakinggan ninyo ito, kayong sumisikil sa nangangailangan at kayong umaapig sa mga dukha. Ang sabi ninyo sa inyong sarili, inip na kaming matapos ang mga araw ng pamamahinga. Hindi tuloy namin maipagbili aming mga inani. Kailan pa matatapos ang araw ng pamamahinga para mailako namin ang mga trigo? Tataasan namin ang halaga, gagamit kami ng maling takalan at dadayain namin sa timbang ang mga mamimili. Sa halaga ng isang pares na sandalyas aming bibilhin bilang alipin ang taong mukha. Pati tulyapis ng trigo ay pagbibili namin sa mataas na halaga. Sumumpa ang Panginoon, ang Diyos ng Israel. Hindi ko na maipatatawad ang masasama nilang gawa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal ko, una sa lahat, ipinakikiusap kong pabutin ninyo sa Diyos ang inyong kahilingan, panalangin, pamanhik, at pasasalamat para sa lahat ng tao. Gayon din ang gawin ninyo para sa mga hari at mga may kapangyarihan upang makapamuhay tayo ng tahimik at payapa, marangal at may kabanalan. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas na ang ibig ay maligtas ang lahat ng tao at makaalam ng katotohanan. Sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Ang taong si Kristo Jesus na naghandog ang kanyang buhay upang tubusin ang lahat. Siya ang katunayan ng banal na layunin ng Diyos at nahayag sa takdang panahon. Dahil dito, ako'y hinirang ng mga narang apostol at tagapagturo ng pananampalataya at ng katotohanan ito sa mga hintil. Katotohanan ang sinasabi ko, hindi ako nagsisinungaling. Ibig kong ang mga lalaki sa lahat ng dakoy, manalangin, may malinis na kalooban, walang inalapit o galit sa kapwa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong pa na yung sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, may isang mayaman na may isang katiwala. Isinumpong sa kanya na nilulustay nito ang kanyang ari-arian. Kaya ipinatawag niya at tinanong, ano ba itong naririnig ko tungkol sa iyo? Isulit mo sa akin ang buo, ang pangasiwa mo sa aking ari-arian, bagat mula ngayon ay hindi na ikaw ang katiwala ko. Nawika ng katiwala sa sarili, aalisin na ako ng aming Panginoon sa pangasiwa. Ano ang gagawin ko? Hindi ko kaya magbungkal ng lupa. Nahiya naman akong magpalimos. Alam ko na ang aking gagawin. Maalis man ako sa pangasiwa na itatanggap din sa akin sa kanilang tahanan. Isa-isa niyang ngayon tinawag ang mga may utang sa kanyang Panginoon. Tinanong niya sa ang una, gaano ang utang mo sa aking Panginoon? Sumagot ito, sanda ang tapayang ng isbo. Ito ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Dali, maupo ka, gawin mo 50, sabi ng katiwala. At tinanong naman niya ang isa, ikaw, gaano ang utang mo? Sumagot ito, sanda ang kabang trigo mo? Ito ang kasulatan ng iyong pagkakautang, wika niya, isulat mo 80. Pinuri ng Panginoon ang magdarayang katiwala dahil sa katalinuang ipinamalas nito. Sabagat ang mga makasanlibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa sa mga makadiyos. At nagpatuloy sa Jesus ng pagkasalita, kaya sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo sa pagipagkaibigan at kayamanan ng sanlibutan ito
Maubos man ito, may kaganggap naman sa inyo. Sa tahanang walang hanggan, ang makapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang magdaraya sa maliit na bagay ay magdaraya rin sa malaking bagay. Kung hindi kayo mapagkatiwalaan sa mga kayamanan ng sanlibutang ito, sino ang magtitiwala sa inyo sa tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo man talagang para sa inyo? Walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kabubuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at ahamakin ang ikalawa. Hindi ninyo mapaglilingkuran ng sabay ang Diyos at ang kayamanan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Sumayin niyo ang Panginoon. Gamitin ninyo sa pakikipagkaibigan ang kayamanan ng sanlibutan ito. Bahagi po na kung saan ay pinanalahanan tayo ng pumikapal sa maayos na pangasiwa, mapagkakatiwalaan. Isa po sa bagay na maaari hindi ko natin masyadong binibigyan ng pansin ay ang kahalagahan ng pangasiwa, governance, at kasama rin po rito yung pangasiwa ng kayamanan ng daigdig na ito. At ito ay may malawak na pagkaunawa. Pero anong sabi po ni Jesus? Gamitin ang kayamanan ng daigdig na ito sa pakipagkaibigan. At higit sa lahat sa sino yung kinakailangan na maging kaibigan natin ay di ang Diyos. Kasi sabi nga niya ay hindi ka pwedeng maglingkod sa Diyos at kayamanan. At kinakailangan kung ang Diyos ang pinaglilingkuran natin, yung kayamanan ay magiging pamamaraan lamang sa paglilingkod natin sa Diyos. Kaya dapat makipagkaibigan, kaibiganin natin ang Diyos sa pamagitan ng paggamit natin ng ating kayamanan. At bahagi rin po nito, isang pagkilos na kung saan inayos natin na bigyan ng pansin, na sabi ko ay dapat ay maging i-announce ko lamang, nabanggit ko na rin po ito noong Webes. Kaya lamang ay sabi ko ay ito'y babanggitin ko lamang sana sa announcement ng pagdiribo ng Misa. Pero dahil ito rin po yung Ebanghelyo na ipinamamanin ko sa atin ay sa tamang paggamit ng kayamanan ng daigdig na ito para sa paglilingkod sa Diyos, ay nais ko na rin pong ilahad sa inyo ang isa sa mga nabanggit na maging pagkiluso natin. Ito po ay tungkol doon sa bahagi po, doon po sa retreat namin mga pari sa Holy Land na gagawin this coming November 13 to gabi yun, 13 to 24. Na bilang bahagi po ng pagdiriwang ng diocese ang kanyang Golden Jubilee. So itinalaga po na mag-retreat yung mga pari doon sa Holy Land. Kami po ay mga 65 na mga pari ng diocese ng San Pablo. At nagkataon po na ang magiging pagkilos ay one third ng babayaran nito ay sa diocese, one third sa pari, one third
ay sa parokya. Ano? Kaya ako po'y nilalapit ko kasi pagkat yung parish natin walang pondo, ano? Para po mapagkunan noong ikatlong bahagi. Ano? Walang problema yung diocese. Yung sa akin, edi pag pinag-iipunan natin. Pero yung sa bahagi ko ng parokya, ay wala. Siguro sabihin natin ay bakit walang pondo ang parokya? Well, alam po naman natin yung parokya natin ay maliit lamang. Ay ang ating mga nakukuha lamang sa collection ay dabagit po natin ay sapat lamang sa pangailangan natin. Tubig, kuryente, communication, at pagkain. So, doon po natin kinukuha. Kung isan pa nga po ay deficit, tayo po ay bumabawi lamang pagdating ng December. At kakaunti po yung mga sa sakramento, no? Kapag binyag, yung iba kung isan doon pa sila sa ibang parokya, no? Nagpapabinyag. Kasi sinasabi na malapit sa venue ng kanilang reception. Pero hindi natin napapansin kumisa na hey, kapag kayo ay nagpabinyag outside of the parish o magkaroon kayo ng pagdiriwang ng sakramento sa labas ng parokya, nagbibigay naman naman ako ng permiso. Kailang ay hindi kayo nakakatutulong sa parokya. Kasi ang tinutulungan ninyo ay yung ibang parokya, no? Na kung saan, kung natusin po, hindi kayo kabilang. No? Dito kayo sa parokya natin na dapat ito yung ating higit na tinutulungan. So, yung kasal, no? Halimbawa na lamang yung kasal, itong taon na ito, isa lang yung ating kinasal. No? Yung katatapos lamang ngayong buwan na ito, yung pang ating kapitbahay. Mas gusto kasi sa kasalina yung mas magandang simbahan. Kaya din po yung iniin po ang dahilan kung bakit natin pinagsusumikapan unti-unti, no? Na mapaayos natin yung ating simbahan. Kahit na humaliit, ay sana po ay lalo natin mapaganda para matulungan din natin na dito magpakasal. Pero sa ating po maging bahagi din ng pagkilos na hindi ko rin naman umayani sa kung nasabi ni Padre, minsan lang kayo magpakasal. Gusto namin mas magandang magpakasal sa magandang simbahan. At kaya din po pinagsusumikapan natin kahit na umaliit na unti-unti nating pagandahin. Medyo hindi niyo pa ako napapansin kasi yung atin ay parang the same as before, kailangan ni-repaint lang natin. Pero kapag nilagay na po natin yung mga ilalagay natin, medyo gaganda po yan. No? Pero yun, no? Wala po tayong sakramento kung mayroon man po ay iilan. Marami po ang nagdiriwang ng sakramento outside the parish. Kaya, instead na mayroong pang yung ating parokya, ay wala po tayong pondo sa parokya. Break even lang. Kaya po ako ay humihingi sa inyo ng tulong na yung bahagi po ng ikatlong bahagi na para po doon sa retreat ng mga pari sa Holy Land ay matugunan ng mga nagnanais na tumulong sa pagkilos na ito. Siguro ay knowingly na walang pondo ang parokya ay maaaring itanong ay bakit pa ako sasama? Una ay matagal na rin po akong pari at hindi na pa ako nakapunta sa Holy Land. At nagkataon na in-offer ito ng diocese bilang bahagi ng kanilang ng ating pagdiriwang ng Golden Jubilee. Ay
Next Golden Jubilee ay after 50 years. Hindi na ako siguro tayo maaapit doon. So, gusto ko i-grab yung opportunity. At saka din po, nakapagpaalam din po ako sa obispo. Sabi ko, Bishop, eh, walang pondo yung parokya. Pwede bang humingi ako sa mga parokyano? Sabi naman ng obispo ay, go ahead. Kaya, hindi po ako natatakot na magsalita ngayon sa inyo. Bakit hindi ako mangingi sa ibang tao? Well, pwede po ako mangingi sa ibang tao, but they are not my parishioners. Kaya, baka naman kasi sabihin ng ibang tao, Pater, ba't ka nahingi rito? Ba't hindi ka humingi sa parokyano mo? So, nakakaya naman na doon pa ako mangingi sa mga hindi ko parokyano. Samantalang, baka naman pwede na mapagtulungan natin para po sa bagay na yun. So, isa po ito sa mga bahagi po. Hindi lamang po, ano? Hindi lamang po para po dito sa tinatawag po natin na Holy Land na retreat, no? Na maging bahagi po ng ating pag-iipon-ipunan. Pero makita po natin na may mga pangailangan pang material. Ang parokya na kinakailangan din nating matugunan. Kinakailangan nating mapaayos yung ating parokya. At maging bahagi ng ating pagtingin na this is our parish. Kinakailangan ayusin natin, pagandahin natin. At nawa ay maramdaman natin na ito yung kinakailangan natin na maging bahagi ng ating pagkilos. Na kinakailangan din natin ng pangalagaan. Kasi, yun ang sabi ni Jesus, no? Mabuting katiwala. At niudulog niya rin no, sa atin yung pagkakataon na makita natin yung ating pangalaga sa pangailangan. Governance, stewardship, na tinatawag po natin ngayon sa bahagi na ito. Kaya, pagkakataon na kung saan ay sabi ko nga po ay hinihingi ko sa inyo ng tulong na ito ay ating mapagtulungan. Sabagat, katulad din po ng paanyaya sa banal na kasulatan, ay ito naman ay mag-aangin ninyo yung inyong kayamanan sa pakipagkaibigan. Hindi lang po sa akin. Muntikit sa lahat sa tos para sa isang pagkilos na nais natin na mabigyan ng pansin. Pero ito yung hamon na iniiwanan mo sa atin. Yun po ay direct na inihiling po natin ngayon sa pagkataon na ito. Na nawa po ay mapagtulong-tulungan natin. No? Pero yun yung panyayan na ipinapahayag ng Pumi Kapag. No? At maging bahagi din naman sa akin na alin ay ito ay isang bahagi na pangalaga na kinakailangan nating ayusin no, bilang namumuno ng parokya nito no, sa buhay ng ating pananampalataya. Kaya po, itulog natin sa harapan ng Pumikapan no, yung panyaya na ibinibigay ko sa banal na kasulatan. Gamitin natin ang kayamanan, ang daigdig na ito sa pakipagkaibigan.
Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga pangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos. Panginoon natin lahat, nagkataong tao sa lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Biren, ipinagpakasabi ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay nilibing, nanawag sa naroonan ng mga imamo, na may katong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklop sa kanan ng Diyos sa mga pangyarihan sa lahat. Noong paririto at umupong sa nangabubuhay at namamatay na tao, sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Inihabili ng Diyos ama na tayo ang inabili ng Ama, Diyos Ama sa tao, ang sanlibutan para ito'y kanyang inatan at pagyamanin. Magtiwala tayo sa tulong ng Diyos at sa lakas at talinong kanyang kaloob sa atin. Panginoon, gawin mo kaming mga tapat mong lingkod. Panginoon, gawin mo kaming mga tapat mong lingkod. Manguna nawa ang Simbahan Katolika sa pagtuturo tungkol sa simpleng pamumuhay at pag-iingat sa kalikasan sa pamamagitan ng kanilang mabuting halimbawa. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming mga tapat mong lingkod. Maglingkod nawa ang Pangulo at ang mga kasama niyang namumuno sa pamahalaan bilang mga tapat na katiwala ng kayamanan ng bayan. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming mga tapat mong lingkod. Igalang nawa ng lahat ng tao ang dangal ng kanyang kapwa at magtulungan ang lahat upang masuko ang pagsasamantala sa mga dukha at pagmamalupit sa mga abak. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming mga tapat mong lingkod. Ang Ebanghelyo nawa ang maging gabay ng lahat ng laikong nagtatrabaho sa larangan ng politika, ekonomiya, industriya, edukasyon, media, agham at teknolohiya. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kami mga tapat mong lingkod. Makatagpo nawa ng pag-asa sa Diyos ang bawat pamilyang naghihirap at halunasan nawa ang kanilang gutom sa pamamagitan ng ating paglingap at tulong. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kami mga tapat mong lingkod. Diyos namin Ama, matutunawa kami magpasalamat para sa mga biyayang aming tinanggap mula sa iyo. At turuan mo kaming maibahagi ang aming kapwa, lalo na ang mga kapwa kapuspalan. Inilin namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Thank you.
Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming Dumika, maawayin mo ang kalugdan ng mga alay ng iyong sambayanan upang ang ipinahayag namin ng may pananampalatayang matibay ay aming tanggapin sa banal na paikinabang sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kahit na ikaw ay pinagtaksilan ng sangkatawan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na nagpuno sa aming pagkukulang, ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubo sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging di na iba sa amin, bagamat di niya tinularan ang aming pagkamasuhin. Niloob mo ito upang iyong mamalas sa aming pagkatao ang giling mong anak, at kami tungayan mong ipag-ibig na tulad ng pagkatangin mo sa kanya na higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang mali, minagpapanumbalik na muli sa amin, na iyong kasiyahan ng iyong pagtingin na aming winaksilong ikaw ay aming subayin. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Gayun din naman na matapos sa hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito, pinamin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo ay ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya.
Mm-hmm.